Tuloy tayo sa ating programa, Legalization Hour. At kasama na po natin dito yung dalawa nating pangulo. Hindi dumating yung pangulo ng magsaysay, sure na isa eh. Kasama na po natin si Chief Orit Manubay. Siyempre, bago yan, Chief, pabatiin ko muna at bilisita tayo rito. At kasama po natin ngayon ito ang City Administrator ng Lungsod ng Kabanatuan, si Chief Roy Balagtas. Magandang umuulan na umaga po, Chief. Magandang umaga rin, boy, at magandang umaga po sa ating mga kalunsod dito sa Kabanatuan. Kami nandito ngayon at mamaya ay sasali siguro kami pagkatapos ng programa mo. Dahil ang ating puno lunsod ay nagpasyang magpatawag ng isang biglaang meeting ng City Disaster Risk Reduction and Management Council. Na bagamat ang lunsod na Kabanatuan, no, ang lalawigan ng Nueva Ecija in particular ay signal number 1. At bagamat alam naman natin ang ating CESAR team at ang ating City Disaster Risk Reduction Management Office ay gayak at 24/7 ang kanilang kanilang duty, ay minabuti nating magkaroon na rin ng isang pulong upang maipamalas natin yung ating kahandaan. Na bagamat hindi naman tayo nagkakaroon ng malaking banta dito sa Bagyo Luis, ay kailangan maging maagap din tayo sa mga hatid na pag-ulan. At kaya minabuti nating tawagan lahat ng miyembro ng council upang pag-usapan yung kahanda. Kaya mamaya, boy, minabuti namin talagang itaon na nakatutok tayo doon sa programa mo ugnayan sa barangay, dahil alam namin nakatutok yung mga barangay natin dito. At sila ang unang dapat makaalam na ang konsentrasyon natin, yung mga mabababang lugar dito sa lusod na Kabanatuan. So, ibig sabihin, Chief Roy, ay signal number 1 na po ang lalawigan ng Nueva Ecija. Oo, at ang Bagyo Luis ay nandiyan ngayon, nakayungyong sa may bandang Aurora, papuntang Cagayan. Alam naman natin ang ganitong mga bagyo. Medyo pabago-bago rin direksyon yan. At syempre, may mga hatid na pag-ulan. Kaya ang konsentrasyon natin ay yung mabababang lugar dito sa lungsod na Kabanatuan. Kaya nandito ang CESAR team, nandito ang CSWDO, nandito ang Bureau of Fire Protection, at mamaya yung ilang miyembro pa ng City Disaster Risk Management Council. Okay, maraming salamat, Chief. Kaya huwag po kayong magbibilaw at mamaya po, makakasama po natin ang mga CESAR team, siyempre, ang ating City Administrator. Okay, Chief Oyet, magandang umaga po. Magandang umaga, Kuya Boy, sa ating mahal na City Administrator, Kuya Roy, kay Kuya Bobby, kay Chief ng BFP, siyempre din sa gamit na team ng rescue, at siyempre din sa aking mga pangulo, kay Pangulong Cesar Quintin ng Magsaysayso, at Pangulo ng Pula, kay Ariel Bacanas, at kay Pangulong Efren ng Desigasya. Magandang umaga po. Okay, maraming salamat at Chipoyet, kasama pa natin si Bear, ano, sa ating programa Legalization Hour. Chipoyet, kamusta po nagdaang isang linggo ng tanggapan po ng legalization? Tulad siya po, nung dati namin gawin, kami po ay nasasagawa ng operation huli sa mga boundaries na kung saan. Yung nakaraang linggo po ay apat na araw po yun na sinagawa namin yung paghuhuli ng mga nabigyan o nakabili ng prangkisa dyan sa ating mga sa ibang lugar, ano, Kuya Boy. Ang una, yung pong Balite Pula. Pula, ano po yun? Pula Talavera. Okay. Sa Bundar po yun. Balite, ano yung katabing barangay? Ay, bayan. Natividad. Tapos po, Kuya Boy, Patalak, Santa Rosa. Santa Rosa, Kabanatuan din sa ating boundary, Kuya Boy. At kami po ay nakapagtala at nakahuli po ng almost 38 tricycle na kung saan ay nakabili po ng franchise. Sa balit yung sinasagawa po ng aming tanggapan, Kuya Boy, ay aming pong pinag-aaralan muna at aming pinatatawag yung talagang may-ari na kung saan ay nakarehistro sa ating tanggapan ng legalization para po makumpirm natin na talaga po yun ay nabili lamang o kinuha talaga sa aming tanggapan. Ano pa pong mga sa nagdaan po sa linggo, ano pa po ang maiulat po natin sa ating mga bukod po na sa binabanggit po niya? Una-una, siyempre patuloy pa rin po ang operations sa aming tanggapan, ang mga nagre-renew po ng mga pasumprakisa. Pagkatapos po nito, na kung saan yung umaga po kasi yung operation namin doon sa mga boundaries, pagdating ng hapon, dyan naman po
sa puluhan ng Kabanato Anses Centro, kami po ay nagkakaroon ng operation huli sa lahat naman po ng City Ordinance Violation. Maraming sasabi, Chief Ojit, kailan daw po ba magbubukas ang tanggapan ng legalization o pangkisa? Marami po kasi gusto pang kumulong. Sa kasalukuyan po, alam naman natin lahat at paulit-ulit po namin binabanggit dito sa istasyon ng radyo na kung saan meron na po kaming isinimiti na kahilingan din sa atin pong mahal na po ng lungsod na kung saan pinirmahan naman po ito at dinala din sa sangguniyan sa ating sa sangguniyang panglusod na para po ito ay gawa ng aksyon. Sabalit, pagkakaroon ko po na binalik po ata yung nasabing request at pinag-aralan muna ng ating tunong lungsod kung ito po ay magdadagdag o hindi. Kaya sa kasalukuyan, wala pa po kami ng eksaktong pensya na kung saan ay magkakaroon po ng additional ng ating pong practice sa Kuya Boy. At siya po, yan doon po sa binanggit yung angina na nahuli nyo na 38 na tricycle. Kuya Boy. Ito po yung mga tiga saan talaga? Ito po ay karamihan po rito ay halos kabanatuan po yung address. Yung address na kung saan tiga kabanatuan. Pero sa amin pong pag-imbisa, sa amin pag-uhuli, meron pong lumalabas na Likab, Aliaga, Laor, Santa Rosa, Saragosa, at yung pong Bungabong. Yung po yung mga karamihan na kung saan ay sinasabi ng driver na sila kanila na yun at nabili nila dito sa lusod ng taga-lusod ng kabanatuan. So, paano po ang ginagawa po ng inyong tanggapan pag nahuli po na ibenta yung prangkisa sa ibang lugar at nahuli po ninyo, paano po ang ginagawa po ninyo? Tulad nga po, Kuya Boy, ng aking binanggit, may proseso po kami na sinasagawa. Binibigyan namin ng 15 araw yung tao na kung saan ay mag-comply din sa aming tanggapan upang masigurado namin na siya talaga ay taga Aliaga o kung sino man yung may-ari. Kasama po yung nakapangalan dun sa coding namin pong naiso ng tanggapan. At yun po ay pinaghaharap po namin sila. Sabalit, may mga pagkakataon po na pagdating po ng opisina, siyempre yung nakapangalan po, maaaring nagkakaroon sila ng splita na ito ay sabihin mong akin pa rin at pinalabas lang. Yun lang po yung magiging alibay ng kadalasan dun sa nagbenta at pinagbentahan. Ito yun po yun. At nakapangalan po sa kanya, kasi nakapangalan naman kasi yung CR ng motor, kung tagakabanatuan o hindi. Ganun po ba? Parehas pa rin po. Doon pa rin po sa tagakabanatuan, yung CR at saka po yung practice ay sa tagakabanatuan pa rin po. Eh halimbawa po, yung CR na nakapangalan, halimbawa kay Bobby Pararuan, bayan ng Aliaga, nakabili po siya ng prangkisa sa kabanatuan, paano po ang ilagay niya? Automatic po kayo po, pagkaganon po yung sistema, na aming yung kaso na kung saan ay taga kabanatuan po yung prangkisa, tapos yung Aliaga, yung CROR, automatic po yun, wala na pong second chance para po sila ipagbigyan, aming po kinakansin. Marami po ba yun? Nangyayari po ba yun? Nangyayari po, kadalasan po, Kuya Boy, yun nga po, alimbawa po, taga kabanatuan, nagbinenta yung prangkisa, taga Aliaga, yun po, talagang nangyayari po sa kasalukuyan, na talagang po, madalang po yan, ang karamihan po, yung pong nakapangalan dito na kung saan, taga Aliaga yung may-ari. Nung tricycle. Paano po, ginagawa ng tanggapan niyo? Binabawi po ba ninyo? Nire-recall po ba ng tanggapan po niyo? Malipat po, ito po ay ginagawa po namin, siyempre po, tawag po yung nakapangalan. Kaya ang sasabihin po nung nakapangalan, ipukumpil na sa kanya talaga yung motor. Sabalit sa aming pag-aaral, hindi po kanya. Sinasagawa po namin na proseso, yung last pong approval, binibigay po namin sa tanggapan ng punong lusok para po mag-decide. Kaya po lang, mag-decide na ito po ay taga kabanatuan talaga. Mm-hmm. Okay, doon po sa mga gusto mag-text sa amin, ano, ang aming pong cellphone number, 0975-280041. Ulitin ko, 0975-280041. Kasama po natin dito ang pangulo ng dalawang grupo, ang magsaysay at ang pula. At kasama pa rin natin si Manong Efren, ano? Pabatiin mo natin ang pangulo ng pula. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Ilan po ang miyembro ng TODA ng Barangay Pula? Sa ngayon po, sa lukuyan po, ay naabot po ng 122. Saan po ang pilahan nito? Dito po, ang pilahan po nito sa kabanatuan. Dito po sa kabanatuan. Pula po ba? Pula. Pula. Kabanatuan. Okay. Saan po ang pilahan dito sa bayan? Pilahan po rito sa bayan. Sa tapat po ng dating state chait po.
Yung po bang mga tiga, yung po bang miyembro nyo, mga Taal na tiga Kabanatuan, Taal na tiga Pula? Eh, sa pagkakaalam po kasi mga Taal po silang taga Kabanatuan. Dahil po, tinitingnan ko po ang kanilang mga franklisa sa Kabanatuan po. Okay. Doon po sa mga miyembro nyo, nakalagay naman, nakatumutupad naman po ba sa kanilang alitintunin na lahat po ng mga kinukuha ng tanggapan ng legalization eh nakakakuha naman, meron silang legalization, meron silang taripa, meron silang basurahan, importante yan. Bilang po Pangulo, ako po pinatutupad ko po yun, yung mga alituntunin po ng pinatutupad ng legalization. Lahat po, halos po ng aking membro eh legal po. Ang pananamit po ng ating mga driver. Okay naman po, okay naman po. Yun po, pinatutupad ko rin po yung mga pananamit. Magkano po ang pasahe sa inyo? Ang pamasahe po sa amin mula po Palengke, Pula Kabanatuan, 27 pesos po. 27, estudyante, kahit hindi estudyante. Opo, opo. Paano po, halimbawa Palengke to Mayapyap lang? Nagsasakay po? Hindi po kami po nagsasakay dahil po may sarili po silang paradahan. So ibig sabihin po, Pula, Palengke Pula, straight po, ala po, kayong hindi kayo pumipick up? Hindi po. Ito po bang mga tricycle po ninyo, mga nakaregister naman o legal naman po namamasada? Opo, opo, opo. Kasi may mga ibang tricycle na basta sa gawin na yan, wala ng color coding, maraming teksamin dito, walang color coding, hindi nakaregister. Ano po ang maibigay po natin na sa mga mananakay po natin, na insurance sa mga mananakay po natin? Masasabi lang po sa mga consumer namin, titingnan nyo po yung mga motor na meron po tatak na Pula Toda po, doon po sila po dapat po sumakay. Mm-hmm. Dahil po yun, legal po na nakakuha po sa legalization. Mm-hmm. Okay. Si Pangulong Kapimpin na Magsaysay Sur. Ilan lang miyembro ng Magsaysay Sur? Masa 120 lang po tayo. Ito ba mga taga Kabanatuan? Yes, Kuya Boy. Okay. Magkano ang pasahe? Saan ba pilahan muna ng Magsaysay Sur? Diyan po sa may, Kuya Boy, sa may likod ng Wesleyan. Na diyan ho eh, meron tayong mga gate na diyan sumasakay ang mga estudyante. At meron po tayo sa mga dati ng pilahan sa may mga kanto na miyembro natin na namamasado sa Magsaysay Sur po. Magkano ang pataaran o magkano ang pamasahe ng mga estudyante? Halos kasi mga estudyante sumasakay sa inyo. Halos sa kung ano po ang taripa ng Kabanatuan City Legalization, sinusunod po namin Kuya Boy yung halaga na dapat bayaran ng mga estudyante. Mm-hmm. At yung mga regular na mga teacher, yun lang po ang pinababayaran po namin. Ano naman ang naibibigay nating proteksyon sa ating mga mananakay, lalong-lalo na ang mga estudyante? Unang-una po Kuya Boy sa lahat, ang proteksyon ng estudyante o mga tagaroon man sa amin sa Barangay Magsaysay Sur po, proteksyon na unang ibibigay po ng miyembro namin sa Magsaysay Sur Toda, yung kapag ka po may nawalan, nadaglagan ng cellphone, anumang gamit na mahalaga, ito po ay naisosoli doon ho sa nagmamayari nung naturing ang bagay na naiwanan. Okay. Chief Oyet, may parasental, mayroong text dito eh. Sabi rito, hindi po ba pwede natin iayos ang parking sa Palengke o kahit saan lugar ng Kabanatuan, lalo na mga matatraffic na lugar na gawing isang side lang pilahan? Yun naman po ay sinasagawa namin, nakipagtulungan kami sabalit meron tayong mga traffic division na kung saan ay ang kapulisan natin. Siguro po hingin na lang po kami ng assistance para po maisaayos po yung traffic dyan sa loob ng Palengke. Okay. Boy, meron lang tayong text na natanggap dito, no? Nagtatanong din to kay Chief Oyet na kung yun daw po bang mga private na tricycle dito sa lungsod ng Kabanatuan ay pwede po bang mambasada tuwing araw ng Sabado at Linggo? Siguro po kaya po i-design na private yan para po pang-service lamang ng pamilya at hindi po siguro po pwede paano. Sa Barangay Pula, sa Pangulo, sabi rito, Kuya Boy, tanong ko lamang po sa Pangulo ng Pula, bakit po ba madaming hindi taga-Pula? Kabanatuan ang kasabi ng Toda, halos po 70% po ay hindi taga-Pula. Marami daw kayong miyembro ng hindi taga-Pula. Pakisagot po.
Ang totoo po, legal po ang mga prangkisa po ng aking mga motor. Tagpuro po, nakapangalan sa pula kabanatuan. Ayan. Kasi sabi po rito, 70% po, hindi taga-pula. Ba, hindi po. Okay. Text dito, Chief Oyed, Kuya Boy, paano ang proseso ko? Binenta ko yung sidecar pero hindi kisinama legalization. Hindi nabakbak ang sidecar. Masisira kasi po ang aming color coding. Paano po aming gagawin? Siguro, unang-una, kung yan ay ibinenta nyo, yung sidecar kasama yung color coding, mag-report muna kayo sa opisina na kung saan ay hindi nyo sinama sa bentahan yung coding at dahil masisira. Pero kung yan po ibinenta nyo, na wala pong abiso din sa aming tanggapan at wala po kayong hawak na pinakahawak ang yung MTOP o yung Motorized Tricycle Separator Permit, eh yan po ay may karapat pang transfer o ilipat nung pong nakabili ng sidecar. May text dito, tanong ko lang ako, pwede daw bang kumuha ng lisensya yung 60 anyos na tatay ko? Yung tatay ko kasi 60 anyos na, pwede pa po bang kumuha? Siguro, masasagot ko, pwede ba? Malinaw naman natin yung mata. Kung malinaw ang mata at walang kapinsala, eh po pwede. Hindi, mga taga-LTO nanonood, nakikinig yung mga taga-LTO, eh siguro po, po pwede naman, ano, dahil malinaw naman yung mata, walang pinsala pa sa katawan, eh pwede pa. Okay, good day po. Ako po yung nakabili ng motor. Nakabili po ako motor sa talikid, pero may linya po dyan sa kabanatuan. Hindi po ba naka-register dito sa kabanatuan, pero hindi po ako nakatira. Sa kalibambangan po ako. Tanong ko lang po, paano po ang aking gagawin? Kung parehong taga-kabanatuan naman, una-una, yung kaligid at saka yung kalibambangan, parehong kabanatuan yun, pwede pong ilipat, pwede i-transfer sa taga-kalibambang na nakabili. Good, Kuya Chief Oyed, paki-aksyon na naman po yung Pangulo. Nung kaibigan natin sa Aduas, alam na nang kaya po nito, sino to? Hindi po pala miyembro ng TODA to. Wala po lisensya. Lasinggero pa po itong mamasada. Bibigay ko na lang kay Chipoet. Ito yung pinatawag ko. Huwag na muna natin sabihin ko anong pangalan. Sabihin ko na lang sa'yo mamaya. Okay. Sabi rito kay Kuya Boy, nanood po kami. Ngayon, isudyante po ako. Sumbong ko lamang po. Pilahan po sa kanto ng General Tino at Paco Roman. Bakit po mahal silang sumingil? Kahit estudyante at pag di po kami pumayag, gusto nilang pinabababa po nila ako. Pinabababa doon sila. Alam ko, wala tayong... Ito yung linggo-linggo, ito yung Sabado na lang, yung linggo, kinetext sa atin. Walang legal na pilahan dyan sa nasabing lugar. Ito yung linggo-linggo, kinetext sa atin. Chief Oyed, sino po ba talaga Pangulo ng Magsaysay Sur? TODA. Nagugula na po kami, dala-dalawa sila. Siguro po para dun sa TODA ng Magsaysay Sur, para sa kalaman po ng lahat. Unang-una, ang ina-acknowledge po, tinatanggap na Pangulo ng Tri-Wheels o saan ang tanggapan ay si Pangulong Cesar Cabrini sapagkat siya po ay dinaan sa legal, naghalalan at siya po ay nanumpa din sa aming tanggapan. Sabalit, meron pong isang pangulo dyan na kung saan, in-appoint lang po. Iyan po ay hindi po legal na pangulo. Maliban, kung siya po ay makikipag-ugnayan dun sa dating pangulo para magkaroon ng eleksyon, eh magiging legal po siya. Hindi, paano po? Sandali ha. Chipoyet, halimbawa po eh mag-eleksyon ang isang panguluhan, kinakailangan po ba magdaan pa sa inyo? Kasi barangay na po ang nakakaalam po nun eh. Obligado po Kuya Boy, sapagat yan po ay sa batas na kung saan ang nangangasiwa po ng eleksyon ng mga TODA ay ang tanggapan po. Ito pong binabanggit po ninyo na nag-appoint, hindi po ba nakipag-ugnayan sa inyo? Wala pong abiso, wala. Okay, halimbawa po nakipag-ugnayan po ang isang kapitan. Ako, barangay captain, gusto ko muna maging pangulo, i-appoint ko si Vero Peña bilang pangulo, hindi po ba po pwede yun? Yun po ay pwede pong mangyari, sabalit kailangan pong ipagbigay alam ng pangulo, ng kapitan din sa aming tanggapan at kaya tiwala para po mapag-usapan yung prosesong isasagawa. Kailangan po kasi, kung ang pangulo po ay elected din sa barangay na yun, kailangan magdaan muna sa election din para po maging legal yung i-appoint natin. Good day po Kuya Boy, dito Magsaysay Sur. Mahal pong maningil, isudyante po ako ng Wesleyan. Ayaw pa po nila ako isakay, 30 pesos na po ang aking ibibigay, ayaw pa po. Magsaysay Sur. Hello.
Ngayon po Kuya Boy, yung mga Ngayon lang, okay. Ngayon lang po nag-text po 'yan. Oo, ngayon lang. So 'yan ang sa akin lang po sa mga ganyang mga reklamo. Yan po tandaan po natin yung prangkisa o color coding no numero nung nasabing tricycle na hindi nagsakay sa kanya at nagtataas ang presyo. At ito po bibigyan po natin ng kaukulang na aksyon upang siya magkaroon siya ng disiplina at sumunod doon sa patakarada na. Magkano ba pasahe ng magsaysay sur? Estudyante? Bari pong saan pong destinasyon po yan na Kuya Boy? Kumporme. Kumporme po. Kasi po, kung dito lang po kasi sa atin, sa bayan, sumusunod po ang mga magta-tricycle natin nila ng 15 pesos sa mga estudyante sa papuntang palengke. So, may mga 15 pesos sa mga estudyante. Opo. Meron po kasi tayong tarifang sinusunod. Opo, sinusunod po natin. Ha? Kasi ang estudyante po kasi sundo sa tarifa, nakalagay ata rin kung magkano lang, 10 piso. 8. So di sobra pa rin. Sobra pa rin doon magmula ng Wesleyan hanggang Palengke kung 15 pesos isang estudyante. Opo. Sobra pa rin. Hindi tayo nakasusunod doon sa tarifa. Di po yung sa akin naman po, pagka yung estudyante talaga, yan talaga sumusunod po. Kasi may mga sumasakay po mga estudyante diyan, hindi naman po sumasakay diyan ang estudyante isa. Nakalimitan na mga sumasakay na estudyante po diyan dalawa o hanggang tatlo. Yan po talagang sinusunod namin yan. 10 pesos isa. Bawat isa. 10 pesos so, po isa. So, pagka isa lang ang sasakay. At napunta po sa palengking malaki. Nagbibigay na rin po sila ng, babayad po sila ng 15 pesos. Minsan po, sila na po mismo nagbibigay ng konsiderasyon. Pagka nagbigay po sa amin na hinatid namin sila sa palengke at sa pinuntahan nila, minsan hindi na po kinukuha yung sukle kahit na ika nga pinasosoli po sa amin. Kasi marami rin po ako na-encounter na ganyan ng mga sakay dahil po, bilang isang pangulo po, hindi lang po ako bilis sa pangulo. Namamasada rin po ako kasabay ng aking mga miyembro. Okay. Chief Hoyet, bago tayo, dito na ating mga kasama pa rin. Chief Hoyet, yung dumating, pangulo pa rin ng magsaysay sur din. Okay, dalawa kayong magsaysay sur. Ilan po ba ang miyembro naman ninyo? Magandang umaga po. Pakipindot lang yung mikropono. Sa madaling sabi po, umabot po ng 100. 100. Yung magsaysay sur na pangulo ng isa, mag-ilan po ang miyembro nyo? Yun din po yung miyembro ko sa magsaysay sur is miyembro din na ina-adapt din nila. So, kanina po kasi napag-usapan namin na si Poyet, ang isang mag-e-election daw, hindi mag-e-election, kinakailangan ay dumaan muna sa tanggapan na legalization. Dumaan po ba yung pagkaka-appoint po sa inyo na bilang pangulo ng magsaysay sur? Ako po, Kuya Boy. sa madaling sabi po, yung mga miyembro ko po ang nagtulak sa akin rito para mamuno sa kanila sa pangulo ng TODA. So, ang sabi po ni Chief Hoyet kanina, kinakailangan daw pag isang mag-eeleksyon na TODA president o pangulo, ay kinakailangan po magdaan muna sa tanggapan ng legalization. Kaya po ba ay... Kasi po ganito po yon. Nung magsarado po ang gate ng Wesleyan, wala po kaming matakbuhan na pangulo o mamumuno sa amin. Kasi po, tinulak nga po nilang ako na mamuno para mayroong kumausap sa loob ng Wesleyan para mabukas yung gate. Alam naman ni dating Pangulo na sinarado yan. Ako po, kami po ni Kapitan Onak o Kapitan Castillo ay pumunta sa Wesleyan para pamunuan nga yung toda kong hinahawakan. Para yung, ibig ko sabihin, yung gate rito sa likod na pinaparadaan namin na kinukunan na ng sakay ay mabuksan. Yun po, ako po ang nag-survive na para mabuksan yung gate niya lang. Yung pag-iusap namin sa presidente ng Wesleyan kay President Pacifico Anyag ay hindi naman lubos-lubos na ika nga pinagbigyan yung kahilingan na maghapon buksan. Okay, madali sabi, binuksan nga yung kuwan, kaya lang isinasarado rin, may oras ng bukas. So ibig sabihin po nito, si Magtal, kayo po ang nagpabukas ng taglira ng Wesleyan. Nga po, kasi wala nga po silang matakbuhan na mamumulo na para pakiusapan yung Wesleyan para buksan yun. So, yung pong Pangulo, ano po naman ang naging action ng po ninyo? Dahil kasi ang likod lamang ng Wesleyan ang kinukuhanan po ninyo na sakay. Matagal na panahon po, nasa ratong gate. Ano po ang nakapag-ugnayan po ba kayo doon sa Pangulo ng Wesleyan? Kami po, meron po kaming ipinakalap na lagda na sa kahilingan po nato
eh buksan ang pintuan ng Wesleyan. So ngayon, ito po eh sa pamamahala po ng ating presidente ng Wesleyan. Sila po ang makatutugon diyan kung at sila rin po ang masusunod diyan kung ito ibubuksan o hindi. Meron po silang purpose diyan sa pagsasara na yan. Para maprotektahan yung kanilang mga estudyante. Kami humihiling lang po. Okay. Ipapagbigyan po ang mga mamamayan sa magsisisur o todo man nakapila doon. Eh nagpapasalamat po kami. Sabi mo kanina, yung miyembro mong 100, yun din ang miyembro ng isang pangulo. Opo. Ang sabi naman ng isang pangulo, ang nagtulak sa kanya bilang maging pangulo, yung mga miyembro. Chief Oyet, ang pagkukulang naman ng kabilang grupo, hindi lang po dumaan sa inyo. Ayun, hindi po dumaan, kailangan po dumaan muna sa inyo. Siguro po, sa ikaayos ko yan po, nung TODA, nung magsisisyo, para po sa kalaman ng dalawang pangulo at yung kapitan na rin, nananawagan po ako na iayos na lang natin, pagharapin natin kung kinakailangan magkaroon sila ng eleksyon as soon as possible para po maayos po ito. Yun lang po siguro ang dapat. Siguro, baka po pwede sa susunod na linggo. Maimbitahan natin si Kapitan Onak at yung dalawang pangulo para maayos na rin at nalaman tuloy ng mga department din na magulo pala yung TODA ng magsaysaysor, lalo na yung mga kapulisan. Baka po pwede pagharapin natin sa susunod na linggo dito na mismo para maayos na yan. Tama, Kuya Boy, at yan po yung ating sasagawa. Una-una, ngayon ko lang din nalaman na ganyan yung sistema dyan. Dahil kasi, ang report namin, yung original na napupunta doon sa listahan nyo. Sa listahan namin. At wala naman kaming komunikasyon doon sa isang pangulo na kung saan yung kay Kapitan Onak. Nagkita pa kami ni Kapitan Onak doon sa patay kay Ate Josie noong isang araw. Eh, wala namang nabanggit sa amin. So, ibig sabihin po, ang kinikilala po ng inyong tanggapan bilang pangulo na magsaysaysor yung kay Kapit Pinsa sa Kapit. Naturalmente po, dahil po sa inyo nagdaan sa eleksyon. Kasi po, wala pong kapanguluhan na kung saan ay sinasagawa inaapon, kundi ini-elect po nung nakararaming miyembro. So, ibig sabihin, sabi ni nung ating isang pangalawang pangulo, siya ang nagtulak, ang mga miyembro. Kaya sa susunod pong linggo, ang pangulo, baka pong pwede na ayusin na natin ito. Mas maganda nga po, Kuya Boy. At sa susunod na linggo, manang kwan, pabalikin natin sa susunod na linggo itong dalawa at iharap natin, sama natin si Kapitan Onak kasi siya yung barangay captain doon na namumuno, eh siguro isama na natin na si Poyet. Maganda yan, Kuya Boy, pero ang proseso dyan, Kuya Boy, sa pamahala ni Ate Ola, iharap po kay Ate Ola yung sistema, yung problema para po maiayos. Hindi, huwag muna natin iyere yung problema sapagkat kung dito natin ayusin, siyempre, hindi siguro magiging maganda ang magiging pananaw ng ating mga kababayan, lalo na sa magsaysay. Siguro po, doon sa tamang proseso nating daanin, patawag sa opisina, at para po mapag-usapan doon sa opisina ni Ate Ola yung problema ng dalawang pangulo. Ako po ay taga magsaysaysur at may anak na nag-aaral. Kapag sa tanghali at mainit, sumasakay ng tricycle sa pilahan, bakit 15 pesos pa rin po sa likod lamang po ng magsaysay o sa likod lamang po ng Wesleyan nakatira kami? 15 pesos din daw po ang pamasahe. Eri po, text po dito. Sa likod lang po ng Wesleyan ng bahay pero sasakay doon sa gate, 15 pesos pa rin po ang singil nila. Ayun po, Kuya Boy, siguro sa pilahan ngayon ng magsaysaysor, yan sumakay. Kaya nga po ang paulit-ulit yung sinasabi, tandaan po nila yung prangkisa para ito po ay aksyonan ng inyong Pangulo na ireklamo na rin ng Pangulo sa city legalization para mabigyan siya nakaukulang parusa. Kuya Boy, sabi nito, pakasabi kay Chief Oyet, may dalawang kolorum sa Wesleyan TODA. Isang kulay dilaw na walang sticker at isang puti na walang sticker. May nakadikit na fake na resibo ng legalization. Sa paki-aksyonan ito, mayayabang pa. Big daw po ang resibo. Kaya po at aming pong alamin, unang-una din sa dalawang pangulo, siguro sila yung nakakalam kung sino yun, hanggat maaga po, iayos po natin yan. Never po, Kuya Boy, talaga sumunod sa taripa ang mga magdatrice kaila magsaysaysur.
Oh, yun po mga text lang sa amin dito. Marami po tayong text na tinatanggap dito, pero siguro kapos na ang oras natin. Andito na yung ating mga magmi-meeting sa kasi may bagyo tayo sa disaster. Okay, Chief, siguro sa susunod na sa linggo, pwede ulit sila. Maraming salamat po sa inyong pakilig sa lahat ng nakikinig. Sa susunod ng linggo, araw din po ng linggo, alas 9 hanggang alas 10, ang himpilang legalization hour, at yung puntang kilikid. Maraming salamat po. Dapat sana hanggang alas 10 tayo, pero siyempre, importante yung kun eh. Yung sa disaster ngayon, may bago tayo, signal number 1. Okay, sa susunod na linggo, makakasama namin ko. Maraming salamat po ko ba yan. At binabati ko na rin po ang aking mahal na ipagkapitan na Myra Sikat, Kapinpin, diyan sa Babili Station. Dang umaga po. Okay. Ang barangay pula, kasama ko rin sa susunod na Sabado, linggo, ha? Okay. Salamat po, Boy. Pangulo. Nagpapasalamat po sa lahat ng nandito sa ating buluwagan. Okay, susunod na linggo, kasama po ulit kayo sa amin sa programang Legalization Hour. Sige po, salamat po. Okay, Manong Efren, yung dalawa ulit sa susunod na linggo. Antabayan na po ang special broadcast na ikaugnayan po sa disaster.